habang nagtatrabaho ako, na-send ako ng connection request, Facebook, sa LinkedIn, maalala ko pa noon, no? So, hanggang sa, na ano ko, nakuha ko yung formula, may realization din ako nito, actually. Yun bang, meron kasi tayong minsan yung attitude na yung dreams natin is, kumbaga pa, pinasa natin sa iba. Okay? So, kahit na ikaw sana yung mag-work out nun. Okay? So, parang yung control, binigay mo sa iba. So, mahirap din pala yun. Dapat pala na, kung pangarap mo yan, ikaw mismo yung mag-work out nun. Okay? Good afternoon, everyone, and welcome to our Friday Pray Story. So one of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. So let's practice our thankfulness muscles today. Okay? So today, syempre ako lang ang host nyo. And by the way, guys, if you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're watching this on a replay, please use hashtag Team Replay. Okay. Ayan. Sige, tag nyo na yung mga teams nyo. Okay. Friends. Okay. Dahil alamin natin ang kwento ng ating coach Alfie this afternoon. Woo! Okay. Alright. Sige, wag na natin patagalin. Let's welcome one of the coach of the Bookkeeper Secret Academy and a loving mother. Okay. A successful CPA, okay, and an inspiration to all of us. Let's welcome Miss Alfie Abiabi. Nahiya ako. Nahiya ako. Parang ano ba? Parang dati ako yung nag-i-interview, ngayon ako na yung ginigisa. Ano to, boy, abunda? Okay, hindi naman tayo mag-chismis ngayon eh. I'm sure marami ka na naman ma-inspire na mga tao dito sa story mo. So, yan, sige. Ayan, living the dream and winning millions through online bookkeeping. Wow, gusto ko yun. Nice. Sige, guys, bago tayo mag-umpisa, pakilagay naman dyan, gusto ko yun. Okay, gusto ko yan. Okay. O kaya, living the dream. Comment nyo yan. Living the dream. Okay. Living the dream. Yan. Yan si ano. Ayan na. Okay. Sige. Madam, kamusta ang weather dyan? Okay naman. Walang ulan. Hindi naman masyadong mainit. Tsaka typical na dito sa Jensen eh. So, malapit kami sa dagat. Wow. Pero nakapunta ba kayo sa dagat dyan or sa bahay lang? Alam mo, simula lang umuwi ako last 2019, hindi pa kami nakapag-beach. Oo. Yes. Although, ano lang ha, malapit lang kami. As in, malapit lang. Busy kasi si madam eh. Sige. Okay, sige, wag na natin patagilin. Yan. So, this afternoon, makikinig lang kami at ako, makikinig lang talaga ako. Okay, so, may mga tatanong lang akong konti. And then, alam ko naman, kayang-kayang sagutin yan. Okay, so, ang una nating tanong ngayon is, siyempre, kantuhan mo kami, Miss Alfie. Paano ba nag-umpisa ang lahat? Nako, okay. So, before freelancing, yes. Ano, kailan ba ako nag-start ng freelancing? Actually, nag-start ako ng freelancing 2014 pa. Okay. So, before that, ayun, ako po ay taga-Jensen. Okay. And then, last 2003, I think, oo. So, second taker ako ng board exam. Actually, wala talaga sa isip ko, no? Yung mag-take ng board, no? So, na-inspire lang ako dahil sa teacher ko. Siya yung nag-push sa akin. So, siya yung nanwala. So, after that, nakapag-work sa isang international manufacturing company. And then, meron kasi akong attitude na
hopping from one company to another. Ewan ko. Sige na isa. Oo, madali akong magsawa, no? Lalong-lalo na sa mga rutinary na mga ginagawa. Ewan ko, ganun siguro talaga ako. And then, nag-aral din ako ng nursing. Okay. Actually, yes, 5 years ako sa college dahil first course ko is nursing. So, yes. And then, second sem, nag-ano ako, nag-shift ako ng accountancy. So, etong accounting na to is, kumbaga pa, napilitan lang ako, okay, sa umpisa. Dahil ang parents ko ay both accounting graduates. So, hindi ko siya ma-appreciate. Mas na-appreciate ko yung sa medical field. Okay, so, nung nag-cross, ang tawag ito, nag-change ako ng course, umiiyak pa ako noon, no? Naalala ko pa. So, grabe yung adjustment ko. Kasi, yun nga, love ko talaga yung ano eh, medical field. So, dahil sa, I think, may nangyari yun sa ano eh, sa US na pinapauwi yata yung mga Filipino nurses that time. So, kinausap ako ng father ko na maybe Alfie, it's time for you na to look for another course, okay? Kasi si father futuristic kasi siya eh. Gusto niya na pag makagraduate ka, at least may papuntahan ka na maayos na work. Siyempre, pag abroad talaga yung ano eh, papuntahan. So, karoon ako ng, kumbaga pa, yun yung nagiging unfulfilled dream ko nung college. So, nung nag-work ako, nag-ano ulit ako ng nursing. Pero nakakatawa na, hindi ko pa rin natapos. Okay, hindi ko pa rin siya natapos. So, siguro, hindi talaga yun para sa akin. So, hindi ko na siya pinili. Okay. So, pinakawalan ko na. Okay. So, ayun, trabaho ako dito, tapos lipat na naman ako sa ibang company, and then nakapag-work ako dun sa COA, I think sa North Cotabato. And then that time, last 2008, ito yung pinaka, ano tawag nito, challenging na time sa life ng family namin. Kasi yung ancestral home namin is kinuha ng bank. Okay, so imagine, doon kayo lumaki, doon, kumbaga pa very rich yung childhood memories ninyo doon. So, di ba masakit yung ganun, biglang nawala. So, I know how it feels. Yes, okay. But still, it's good pa rin. Kasi may mga tao pa rin na tumulong sa amin. So, literal ha, wala kaming bahay. Kasi wala kaming bahay. Okay. So, may tumulong sa amin na magstay sa kanilang place for free. Ha? Imagine, ganun kabait si Lord. Na hindi namin yun hiningi talaga sa yung mabait na tao na yun. Okay. So, pinatira kami, I think mga 7 years din kami doon, ha? Wow! Oo, matagal din, walang bayad, okay? So, ganito pala yun, pag naging comfortable pala tayo sa ating situation, hindi na pala tayo natutong, yun bang mangarap, parang ganun. So, dumating din ako sa point na ganun. Sabi ko, ano bang point na mangarap yung mga ganun? Basta sa akin lang, okay lang na meron kaming materahan, ganyan. Pero sa naisip ko, hindi naman yun fix, hindi naman yun sa amin. Okay? So, mali din pala yung ano, no? Yung naging comfortable ka dun sa comfort zone mo. Okay? So, dapat din pala na mag-evaluate ka rin sa self mo. How about your other members of your family? Paano yung parents? Kasi yung parents ko is matanda na, gano'n. So, napaisip ako. Kaya, nakapag-work ako sa Manila. Okay? So, nag-work sa Manila si Alfie. Okay? Doon ko namit aking boyfriend. And then, ayun, naging single mom. Ayun. And then, may realization din ako nito, actually. Yun bang, meron kasi tayong minsan yung attitude na yung dreams natin is, kumbaga pa, pinasa natin sa iba. Okay? So,
kahit na ikaw sana yung mag-workout nun. Okay? So, parang yung control, binigay mo sa iba. So, mahirap din pala yun. Dapat pala na kung pangarap mo yan, ikaw mismo yung mag-workout nun. Okay? So, from there, yung baby ko is dahil hindi ko siya pwedeng dalhin sa Manila, no? Dahil siguro sa busy life, baka hindi ko siya mabigyan ng special attention, so iniwan ko sa parents ko. So, eto na naman si Alfie, nag-work na naman sa isang manufacturing company, okay? One of the biggest manufacturing company, nasa Novaliches yun, naka-base. Okay? So, still, God is good. Kasi hindi niya pa rin ako pinabayaan. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Okay? Kumbaga pa, kung meron man tayong anong tawag ito? Yung mga challenges, yung mga pagsubok, okay? So, kung magkamali ka man, ang importante is, ayun, matuto ka lang na rise up and then move on, okay? Kumbaga pa, yun, ganun talaga ang ano eh, ganun talaga yung life. Then, come to the point, nagkaroon ako ng realization. Sabi ko, how come na until now, ano na ako na 35, okay? So, doon ako nagkaroon ng realization. 35, sabi ko, CPA ako. Tapos, wala naman ako masabing malaking savings sa bank, ganun. Tapos, gumagawa ako ng financial statements ng company. And then, how come? Wala akong sariling financial statements, okay? So, ayun, nag-search ako. Okay, so nakita ko si Brother Bo Sanchez. Ayun. Dahil kay Brother Bo, so nag-start yung aking financial education through him, through his help. Kaya bili ng books niya. Okay, nag-attend ako ng session sa CCPP, tama ba? Cultural Center. Ayun, doon. Nag-session kami doon sa feast. And then nag-share na si Brother Bo regarding financial education. Tapos doon ko na encounter yung stock investments. Okay. So, dahil din sa stock investments, na-encounter ko rin yung work from home na opportunity. Okay. So, nung nakita ko yun, sabi ko, ano to? Parang bago to. Okay. That's year 2014. Okay. So, meron nag-share. Ang nag-share is si Jomar Hilario, okay? So, siya yung kauna-unang naging coach ko, naging guide ko sa freelancing. And then, maalala ko pa noon, may dalawang girls na education graduate, okay? And then, nag-start na sila ng online career nila, okay? So, may mga clients yung isa, may clients sa taga-Korea. So, nainggit ako, sabi ko, ay, parang magandang setup yan. Kasi sa bahay lang, okay? Tapos, makasama yung family. Ganon. So, naging curious ako. So, doon nag-start, okay? Naging curious ako. Kaya lang, hindi pa siya bookkeeping actually. So, It's more on online marketing. Kaya ang lola mo, ang ginawa ko, kuha ng courses niya. Okay? So, yun lang ginawa ko. So, nag-introduce siya ng social media marketing, content marketing. So, while learning those stuff, meron din ako mga clients, okay? So, while doing the day job, okay? So, while working. So, yung routine ko, 9 to 6, okay? Tapos, uwi sa bahay, harap sa laptop, ayun, makikinig sa mga webinars ni Coach Jomar. So, online marketing. So, we have Facebook ads. Ayan. Nagawa ko yung Facebook ads na yan. Naging content writer ako. Ano pa ba? Halos lahat na ata eh. Web design, yung coding. Ginawa ko rin yan. In-explore okay. na lahat. Ayan. Okay. Gumawa kami ng website, may partner din ako nun. So, OFW din siya, magaling din siya sa mga design. So, nag-partnership kami. Okay, so, may clients kami Australian, may mga US clients din kami. Okay,
So, kumbaga pa, while learning, in-apply, kuha lang ng clients. Ayun. So, nag-enjoy, yes, may copywriting pa kami nun eh. So, lahat ng mga courses, kinuha ko yan. Okay? Wala pa eh. Kumbaga pa, wala pa akong fixed na ano, na yung gustong gusto. Okay? So, nag-Facebook ad, sabi ko, mas okay itong copywriting. So, gumagawa kami ng sales page, ayan, panels. Okay? So, familiar kayo yung mga terms na yun, okay? Yung mga panels, email marketing. Yes. Yes, okay. Then, nung 2017, sabi ko, so, nagkaroon na rin ako ng realization again. Sabi ko, parang kailangan ko nang mag-focus ng iisang skill. Sabi ko nang gano'n. So, na-discover ko from Jason Dulay, okay? Si Coach Jason, meron siyang finisher na QuickBooks Online. So, kinuha ko lang yung course, pinag-aralan ko. Tapos, sabi ko, uy, parang okay to. Talaga nang gano'n. So, yung natutunan ko kay Coach Joma regarding yung pag-market, okay, how are you going to present yourself? So, na-apply ko rin doon sa natutunan ko yung kay Jason. Kumbaga, nagkasama silang dalawa, no? Yung mga learnings. So, ayun, nag-apply ako. Marami akong inano ng mga prospects. And then, merong isa na una, si Ed, yun yung pinakauna-una kong client na till now, client ko pa rin siya. Nakita kami sa Manila, okay? Kasi Pinay yung asawa niya. So, nakita kami, sabi niya, Alfie, can you do this? Okay, can you fix my books? Ano yung ganun. So, tinignan ko yung document. Sabi ko, parang okay to ah. Madali lang yung transaction. Sabi ko nung ganun. Okay, Ed, I can help you with that. Tapos, ayun, nag-usap kami regarding sa rate. Then, na-shock ako kasi pagkaayos sa pagkaayos ko ng books niya for, I think, 5 months. Okay, good for 5 months. Okay. So, nakatanggap ako ng, hindi ko pa yun na, kumbaga pa, less than a month ko siyang tinapos. Parang 1 week ko lang ata yung ginawa. Okay, binigyan ako ng code, hash, kay 5,000. Okay, so imagine, sabi ko, ah, parang sarap na feeling ito ah. Tapos, pag-ayos ka lang ng book, sabi ko nang ganun, why not dagdagan ko kaya ng isa pang client? Okay, so, ayun, ang second client ko, meron siyang digital marketing agency. So, yung customers niya, more on sa cleaning service. Okay. So, sabi niya, masyado na magulo yung books niya. Gusto niya lang na may mag-ayos. Okay. So, ayun, nakapag-close deal ako. Imagine, $2,400. Okay. So, aside sa $2,400, meron ka pang sweldo. So, doon nice! Ko, doon ko na-feel. Sabi ko, wow, ganyan naman ito. Sabi ko, what if kung dadagdagan ko pa ng clients? Ganon. Okay. So, from there, 2017, 2018, and then, nagbalak pa ako mag-abroad noon. Okay, hindi naman natuloy. So, kumbaga pa, sabi ko, dito na siguro talaga ako mag-focus. Then, nakapag-join ako ng Tribe, okay, 2018. So, if you know Tribe, okay, kay Coach Jan Pagulayan, batch 1 kami noon eh. Parang experimental batch kami noon. So, gusto ko yung story ni Coach Jan kasi sa marketing naman siya. Yun ang importante. Okay? Sabi ko, confident na ako sa bookkeeping skills ko. Sabi ko nang ganun. Kulang na lang is, how am I going to market myself? Okay? How am I going to present myself in front of the prospects? Sabi ko nang ganun. So, may mga challenge pa yun, no? Si Coach Carlo pa yun. Habang nag-work ako, okay, guys, connect na kayo ng ano, ha? Connect na kayo ng sa market nyo. Okay, 10 connection requests. Habang nagtatrabaho ako na, nasend ako ng connection request, Facebook, sa LinkedIn, maalala ko pa noon, no? So, hanggang sa, na ano ko, nakuha ko yung formula, okay, yung kay Coach Jan, with the help na rin kay Coach Carlo, okay?
Tapos, that time, nag-isip na rin ako na mag-stick talaga ako na mag-ipon ng funds, no? Kasi, anytime na merong malaking project, at least, confident na ako na mag-resign. Okay? So, 2018, as far as I can remember, hindi ko ginalaw yung bonus, yung mga 13-month pay, yung mga ganun. Tapos, minomonitor ko yung expenses ko. Okay? Kasi may goal ako eh. Sabi ko, kung eto na siguro talaga yung chance na makapag-work at home ako, then dito na ako mag-focus. Kasi ang number one ko kasi na priority is yung anak ko. Okay? Kasi tuwing umuwi kasi ako, lagi siyang sabi, Mami, dito ko na lang mag-work sa Jensen. Hahanapan kita ng work. Okay? Kilala ko yung security guard ng ng DPWH, sabi niya nang gamit. So ikaw, 'di ba? Mami na mami, 'di ba? Yung parang sabi mo na maalala mo na nag-effort yung ganun yung anak mo. So ikaw mismo is yun, maghahanap ka rin ng paraan. Okay? So yan yung nakatatak sa isip ko na sabi ko, hindi pwede na lagi na lang excuse ko na porket single parent, ganun, wala na akong gagawin. So, dapat meron akong gagawin. Kasi, tumatanda na yung parents ko. Paano na lang? Okay? So, mas maganda na makasama mo na sila. Okay? Especially na growing na rin yung anak ko. And then, noong 2018, December, decided na talaga ako. Kasi nahit ko na yung target ng funds. Okay? So, sobra-sobra pa. And then, dahil, turning point yon. Pag meron tayong malaking decision na gagawin, okay, dapat ipag-pray natin, no? Kasi kailangan din na ng guidance, okay? So, ayun, yes. Noong March, parang may calling lang sa akin, okay? Siguro sa mga babae, mararamdaman yun sa mga mommies, no? Yun bang parang, okay, it's time na, parang ganun. Okay, dumating na yun sa akin. So, March, bigla lang ako nag-decide. Okay, eto, this is it na, sabi ko ng ganun. Kasi nakapag-close ako ng dalawang projects. Yung isa, as far as I can remember, nakaka-close ako ng $1,440. Okay? So, sabi ko, kaya ko itong gawin, 1 week lang, sabi ko ng ganun. Then, another na naman, $1,200. Sabi ko, okay na okay na to sa pag-start ko. Aside sa meron akong funds na yes. Naipon ko. So, ayun. Nagbigay na ako ng resignation letter sa boss ko. Nag-ulat yung boss ko actually. Okay. Tapos, yung feeling ba na, yes, okay, makawala na ako. Okay? Parang ganun, na ikaw mismo is hindi mo maintindihan yung feeling na ganun na, hey, aalis na ako dito, yung bang uwi na ako sa amin, okay? So, nung binigay ko yung resignation letter, sabi ko ng boss ko, Alti, sigurado ka ba? Yes po, sabi ko ng ganun, okay? Sure na sagot, no? Yes po. Sure na talaga. Yes, ayun, nag-usap kami, sabi ng boss ko. Okay, Alfi, pwede ba may na lang? Sabi ko, malaking utang din na loob ko dun sa company at saka dun sa workforce namin. So, sabi ko, sige ma'am, walang problema yet. So, since, I decided na. Tapos, that time, naka-close naman ako ulit, another project. That's worth 3,600 ata yun. Okay. So, yun yung pinakamalaking, isa sa mga pinakamalaking, unang pinakamalaking project na nagawa ko. Okay. So, that time, meron ako mga friends din ng mga bookkeepers online, nag-reach out sa akin. So, sabi ko, okay lang ba sa inyo na mag-intern kayo para at least malaman niyo yung process ko, ganun. So, ayun, hindi ko na maalala kung sino yun eh. Tumulong din sila, okay, para matutunan nila yung process ko. And then, May 16, 2019. Hindi ko pa yung sinabi sa anak ko na uuwi na ako for good. Sabi ko,
baby, uwi ako kasi birthday mo. Sabi ko nang ganun. Tapos sabi ko kay mama, mama, wag mo muna sabihin kay David ah, na uwi na ako for good. Okay, nung uwi na ako, tapos syempre, yung bata, binibilang niya yung araw. Okay, mami, kailan babalik mo? Sabi ko, ay, hindi ko pa alam. Sige lang, saka lang. Sabi ko, gano'n. Okay, sinusurprise. Ako mga pa, ano pa, hindi pa talaga namin sinabi talaga sa kanya. So, nung nalaman niya, as in, makita mo yung happy-happy yung ano, yung bata. Oh, ayun na. Ayun, nandito na mami ko. Ngayon, ganyan. So, ayun, nandito na naman ako. May adjustment din. So, hindi din yan maiwasan. Okay, syempre, ilang taon kayo din kasama. Oh, so, minsan, away, bati, okay, hanggang sa naging okay na rin yung vibes din yung dalawa. So, may adjustment din. Then, hanggang sa okay na, and then, from there, nakamove na rin kami sa, masasabi namin, amin na talaga ng bahay. Okay. So, thankful dahil sa mga tao na naging instruments, no? Sa journey na ito, and ayun, kay God for being there always. So yun talaga yung pinaka-importante sa lahat. Amen. Ayun, maalala mo kaya na yun. Oo nga, grabe. Ang ganda na, no? Yung totoo yun. Maganda talaga na may goal ka. May siniset kang goal. Kasi para naman matatrack mo yung progress mo eh. Diba? And yun, na-mention mo rin, Miss Abby, kanina yung going out of your comfort zone. Totoo yun kasi great things never came from comfort zone. So you have to go out of your comfort zone talaga. Nice! Oo, grabe yun. And darating ka talaga sa point na minsan magiging comfortable ka dun sa comfort. Dun sa comfort zone mo. No? Pero yun, buti na lang, may times na talaga napaparealize sa atin, Lord, uy, dyan ka na lang ba talaga? Hindi ka dyan, di ba? Ganun. Tawa. Nakatawa yun. Sige. So, yan, dahil nakwento mo yung story mo, madam, how about your struggles naman? Siyempre, hindi naman lahat. Ups yan, di ba? So, ano yung mga struggles and how you overcome those struggles? Okay. Nung ginagawa ko pa lang siyang side hustle, number one is yung commitment, no? Kailangan talaga yun. So, since meron kang siniserve na client, so, hindi ako pwedeng maglakwatsa. Okay? So, dapat 9 to 6. Okay. 9 to 6 work after ng work, hindi na ako mag-overtime. So, dapat mabilis yung ano ko, yung trabaho ko. So, from 9 to 12, hindi mo ako may disturbo. Okay? So, focus lang ako sa trabaho ko para kumbaga pa matapos siya agad. Pagdating ng hapon, so, medyo lax na ako. Ayan, assist na lang ako sa ibang kasama ko. And then, pagdating ng 6, okay, uwi na agad. Pagdating ng bahay, kain, tapos pahinga. And then, usually, gumigising ako ng mga 11 or 12 ng gabi, okay, madaling araw. So, doon ako nag-work para sa mga clients. And then, balik na naman, tulog, tapos gising na maaga. Ayun, report sa office. Yun yung pinaka-challenge ko, no? Sa umpisa lang naman, dahil nag-a-adjust ka, okay? Pero pag nasanay na yung katawan mo, so, okay na yon, no? Kaya lang, ang ano ko nito is, inaantok ako sa office kasi maaga kang missing, ganyan. So, pagdating ng 12, bilis kain, yan, 30 minutes nap, okay? Pagdating ng 1, yun lang, no? Tapos, weekend, hindi na rin ako namamasyal kasi mahilig ako mag-travel, eh, okay? Mag-travel from Novaliches going to Pasig, mga ganon. Trip lang, okay. So, parang binabiyahe ko lang yan. Buti na lang sa Nova ako na-assign, hindi doon sa Ortigas. Kasi iba yung life sa Ortigas eh, compared sa Nova. And then, mas ano din, yung cost of living, no? Medyo mababa, okay. Yung cost of living sa Nova compared to Ortigas. So,
din lang, walang lakotsa, Sabado at Linggo, aral, gawin yung ano sa mga clients, okay. Yung challenge naman, pag-uwi ko naman dito dahil yun nga, yung klima, okay, iba naman yung climate sa Manila compared dito sa Jensen, masyadong mainit. Okay, nagkaroon ako ng skin disease sa start, siguro nag-a-adjust yung balat dahil kumbaga pa mas matagal ako nag-stay sa Manila eh. Tapos uwi lang ako ng Jensen twice a year lang, okay? That's December and May. So nag-a-adjust yun nga, and then sa anak, pero very minimal lang naman, okay, carry lang. Kasi kasama mo naman yung ano, yung family mo, okay? So, dahil sa, kumbaga pa, sabi ko, so since eto na yung palagi kong gagawin, dapat meron akong routine. So, ayun, gumawa ko ng routine na 4 o'clock, gising na, okay, sulat na ng goals, ganyan, pray, and then maligo na, and then walking, okay, and then 7 or 6, yan, mag-start na ako kahit 1 hour lang, okay, so sa business, aside sa business, after that, work na sa client. So, kaya nga pagdating ng 10 o'clock, so pwede na akong gagawa ng kahit ano, no? So, kaya minsan, hindi ako makapagsagot ng mga messages sa Facebook. Okay. Yes. Mm-mm. So, yun lang yung challenge. Okay. Kailangan mo lang gumawa ng routine para hindi ka mawala. Okay? Lalo-lalo na pag isa pa lang yung clients mo, ganun. So, syempre, pag tapos mo ng project, wala ka nang gagawin. So, mas maganda, gawa ka ng ano, schedule or yung routine, no? As if na nagre-report ka pa rin sa office. Okay? Yes. Wednesday, so medyo maluwag na, Thursday, ganun, and then Friday, yun lang kagandahan sa ano, sa freelancing. Kasi anytime na i-work mo yung project, hahatawin mo ng ilang araw, pagdating mo ng Wednesday, Thursday, so relaxing moment ka na. So, yun. So far sa time. Yeah, isa yan. Mm-hmm. Okay. So, ayan. Parang hindi ka naman talaga nag-struggle, madam, no? Parang wala lang eh. Na-overcome mo agad eh. Oo, grabe naman. Yun lang maganda kasi gusto mo lang yung ginagawa mo. So, oo, totoo yan. Sabi nga dito ni ano MA, yan, grabe ang work ethic. Yes, true. Hoy, nag-take note ba kayo? Grabe 'yun, ah, totoo 'yun. Importante kasi talaga na may routine. Kasi recently medyo nawala ako sa routine ko. Sabi ko, okay, kailangan ko ulit maggawa ng routine, sabi ko ganyan. So, 'yun. May times kasi talaga na dadating ka sa point na medyo mapapagod ka. Okay, may exhaust ka. Yes, it's okay to rest. Okay, sa mga nakakaranas din ng naranasan ko. Okay, okay lang naman mag-rest, but make sure you come back. Okay? Kasi yun ang mahirap dyan eh. Diba? So, nice, nice. Okay. Sige po. Para sa'yo, Miss Alfie, ito pang Miss Universe to. How do you define success? Ayan. Parang ako yung dati nagtatanong yun eh. Okay. Okay. Success sa akin is, isa doon yung ano, family. Yan. Kasi, given na may mga kanya-kanya tayong priorities, no? Kumaga pa, priority ko kasi yung family ko. So, successful na ako dahil nakita ko, nakakasama ko yung anak ko, ganyan, katabi matulog, nag-aarutan, okay, naglalambingan, yung mga ganun, okay? Tapos kahit nag-work ka, tapos bigla lang, mami, ganyan, tulad kanina, mami, parang masarap kumain, parang masarap umorder sa Foodpanda, sabi ko lang ganun. Nako, Sabado na, bukas na. Sabi niya, hindi, Friday na ngayon, sige na. Okay, so wala magawa ang mami. Okay. Kaya bumili kanina, nag-order. Okay. Success, kumbaga pa, isa din yan yung, kasi dati, dahil limited kami sa funds, you know, budget officer ako ng family, no? Yun nga, dahil ngayon dun sa nangyari sa amin, financially challenged kami.
Dream ko kasi na at least mabigyan ko ng yun bang pagkakain kami, yun bang siksik, liglig, umaapaw, okay? Walang pakeme-keme, walang limitation. Gusto ko kasi na ganun. So, I'm blessed na nagagawa ko na yun sa parents ko, okay? So, ano lang kasi kami, simpleng tao, okay? Masaya na kami pag masarap yung food, no? Ganun kami, kahit na maliit pa kami, pag may masarap na food sa bahay, as in, nag-aagawan talaga yan, okay? So, tatlo kasi, kumbaga pa tatlo yung kapatid ko na lalaki, plus ako. So, magiging, kumbaga pa ma-adapt mo na yung habit na pagdating sa pagkainan is ano talaga, jump ball, okay? Yung ganon. So, happy ako dahil nabigay ko na rin, na-provide ko na sa family ko, okay? Plus yung shelter, ganon. So, yun yung pinaka-importante. And then, yung money comes second, okay? Mm-hmm. Dahil sa grateful and thankful din ako dahil sa eto, sa talent, sa skills na binigay na gusto ko siyang gawin, okay? At dahil dito, yun nga. So, nakapag-earn, serving clients, okay? So, yan, coaching, ganyan. So, success na para yun sa akin, no? Na nakapag-inspire sa life ng iba, gano'n. Kumbaga pa, kung ikaw ay napabago ng ganito, yung why not share to, ano din, why not share to others, no? Na gusto din na mag-start sa ganito na career, okay? So, success dahil sa, ayun, nagagawa mo na kung ano yung gusto mo, okay? Ang importante lang sa akin is dapat behind all the ano tawag nito, behind all the success, money ba yan, dapat stay grounded pa rin. So yun, huwag lang tayo makalimot, tapos be grateful. So importante talaga yan, na kasi kumbaga pa kung nasaan lang tayo ngayon is ayun, may ano din yan eh, natulungan ka rin ng iba. So dapat tumanaw din tayo ng utang na loob. So, yan. Yan ang para yeah sa akin. True. I agree. Okay. Pay it forward, di ba? Pay it forward. Okay. So, ito po. Ano kaya yung sikreto dyan or advice na pwede mong ibigay sa or sa mga ating mga nanonood ngayon na na-discover mo to keep you focused and productive in your day-to-day busy schedule? Okay. So, yan sa focus, bigay ko ng advice. Let's say, mag-lista ka, no? To-do list mo ngayong gabi. And then, i-rank mo, let's say, anim yung naisulat mo. I-rank mo doon, alin doon yung sa tatlo, yung pinaka-importante sa'yo. Okay? So, tingnan mo kung alin yung important and urgent. Yun dapat yung unahin mo. And then, ayun, by level yan siya, level 1, 2, and 3. Okay? And then, once na mag-set ka ng schedule, let's say, 6 to 7, gagawin mo itong task number 1. Dapat, wala mo nang bukasan ng Facebook, wala mo nang bukasan ng emails, okay? Focus ka lang talaga doon, okay? Para mabigay mo yung 100% effort and energy mo. Okay? Kasi minsan, pag ganyan yung ginagawa mo, less than an hour, matatapos ka na. Okay? So, pwede mo lang gawin yung task number 2, pwede mo lang gawin yung task number 3. So, ang napapansin ko, 6 to 8, okay? Pag straight ko yung ginagawa, minsan yung tatlong task, natatapos ko na. Okay? Or even less than 3 hours, no? Or 2 hours, natatapos ko na yung task. Pag walang distraction. So, importante na walang Facebook, walang LinkedIn, okay, kung anong work mo, yun lang. So, hindi mo na tayo mag-entertain ng iba. Then, after that, yan, pwede ka nang entertain. Facebook ka na after, okay. And then, huwag natin kalimutan yung magsulat kung ano yung mga dapat na gagawin natin kasi importante yan. Maganda kasi yung naisulat natin kasi
mache-check natin. So, di ba masarap yung feeling na sa to-do list mo, ayan, na-check ko na to, okay, check ko na to. So, nagbi-build din siya ng confidence sa part mo kasi nagawa mo na yung ano eh, nagawa mo na yung to-do list mo. And then, aside from that is yung sa level naman ng task, yung pinakamahirap doon, yung dapat yung uunahin mo, okay? Para hindi ka na mag-bother all day, ay, meron pa pala kong ipapasang proposal. Okay, so dinidelay mo pa hanggang gabi, hindi ka makatulog dahil hindi mo pa siya nagagawa. So, since na yun yung dapat bigyan mo na ng attention, dapat gawin mo na siya agad. So, after that, ayun, pwede ka na mag-relax-relax. So, actually, hindi ko nakoconsume yung 8 hours work schedule in a day, ha? Okay? Mm-hmm. Ang ginagawa ko lang kasi, first 3 hours in the morning, yan. Hataw lang ako business, clients. After that, cut na ako. So, kain, chika kami ng anak ko, ganyan. So, inuna ko lang yun. Yun lang. Wala naman talagang, kumbaga definite, no? Yes. Hanapin mo lang yung ano mo, yung best time para sa iyo. So kung magaling ka na mag-work paggabi, so mas maganda doon ka mag-focus. Ako kasi ano ako eh, morning person ako. So kaya madaling araw ako nag-work. Mabilis yung ano ng utak ko, yung creativity kasi pagdating sa hapon, ayun na, tinatamad na ako. Ayun. So, yun lang, hanapin mo lang yung matamang timpla. Okay, sa time. Mm-hmm. Yan. Kikilalanin mo rin yung sarili mo, di ba? So, ayan. For you, Miss Alfie, what makes a good support group? Ayun. Good support group, maganda yan siya para sa yung mga gusto pala magsa-start, okay, sa freelancing. Pag meron kasing group na nauna na, and then they have that value na i-share nila kung ano yung mga tutunan nila dun sa mga beginners, that makes a good support, no? Support group. And aside from that, yung inaalalayan, ayan, okay? So, share ng inputs, paano i-improve, okay? Paano mapaganda yung pag-approach sa mga prospects. Aside from that, yung sa skills, no? Mas maganda yung, kumbaga pa, nagtutulungan kayo. So, walang competition, ano? Kumbaga pa, kasi kahit na mag-fellow bookkeepers kayo, tapos maganda yung relationship ninyo, okay? There will be a time na, let's say, may special project. Tapos, maayos yung pakikipag-deal mo doon sa isang bookkeeper. Okay? Baka maisipan nila na kunin ka nila as part of the project. So, dapat hindi din natin i-consider na competitor yung ibang bookkeepers and accountants. Okay? So, dapat friendly-friendly lang tayo, okay, sa online. Kasi, mali mo, yun nga, dahil maayos yung relationship niyo. Okay, tapos ikaw yung naisipan, ah, si Cheryl pala, oh, okay siya nakausap, so pwede ko siyang kunin pa sa special project. So, ayun, added pa yun sa magiging gig mo, okay? So, yeah, that makes also a good support group, plus yung nag-i-inspire, nag-motivate, so importante kasi yun. Kasi, ano lang tayo, minsan may time tayo na papagod na tayo, na wala na inspiration, tapos, merong magre-remind, yan, so importante yan, okay? At saka, yung kasama mo sa freelancing, the same yung goal, the same yung ginagawa, okay? Malaki kasi yung percentage ng success nun. So, that also makes a good support group. Okay, wow, nice, very nice po, Miss Alfie. Ayan. Sige. Ito kaya.
Yeah, hindi ko na alam yung tatanong. Ayan. Oh, ito naman, ang tanong ko to. It's for fellow entrepreneurs na. Ayan. What piece of advice would you give to those who want to become entrepreneurs? So, later na yung mga aspiring. Ito sa kapwa nating mga entrepreneurs. Okay. Okay. Sige. Entrepreneurs. Ayan. Natutunan ko lang din ito. Tapos, in-apply ko lang siya. Okay. Sa mga nasa entrepreneurs, number one is, kung meron kayong mga big plans, okay, let's say, gusto nyo mag-ano ng business, number one, dapat, yun talaga yung gusto nyo gawin, hindi dahil sa, gagawin mo to dahil malaki yung kita, okay? So, that's number one. Another one is, you write your goals, okay? Literally, as in, write your goals, no? Kasi when you write your goals, that makes a permanent mark, no? Kasi mag-a-attract, excuse me, kasi mag-a-attract kasi yan eh, okay? And then, pag may goals ka, may direction ka. And aside from that, syempre maghahanap ka ng mga tao na to work with you, okay? Medyo challenging ito yung mga hiring, looking for people, okay? So, dapat i-eye mo rin yung mga tao na may good working attitude. Okay? Tapos, honest din. Yan. And aside from that, yun bang hardworking, no? Na kumbaga pa kung meron kayong training, tapos sinabi mo na, uy, mag-meeting ka ng ganito. So, dapat sisipot yun. So, importante yun, no? Especially in hiring people para maging part sa team nyo. Okay. So, that's for the people side. For the financial side, okay, sa financial side naman, pag alimbawa, meron kang gagawin na business, okay, so, ikaw mismo, dapat i-monitor mo yung, ano mo, saan na pupunta yung money. Okay. So, importante yun. Mag-planning ka, bago mo siya gawin, okay? So, ganito ba na investment? Ano ba yung magiging output? Let's say, plano mo is 50,000, okay? So, ili-layout mo na. Maganda kasi yung nakikita mo sa ano pupunta yung ano, yung money. Para naman na yun bang syempre, ang inaay mo is maging successful yung business mo. Or at least, meron ka ng ano, may records ka na, no? May pagbabasehan ka na. Kasi gagawan mo rin kasi yan ng decision, lalong-lalo na doon sa mga plans mo. So, may mga tao din kasi na kasama mo rin sa team mo, okay? And aside from that, huwag ka munang overspending, okay? So, halimbawa, marami ka ng, nag-accumulate ka ng maraming cash, okay? So, yung iba kasi, bili ng sasakyan. Okay, wala namang masama sa ganyan, no? Isipin mo lang din na i-practice lang din yung delaying gratification, okay? Mas maganda kasi yung mas malaki yung cash mo, okay? Compared sa yun bang limited. Yes, tapos, yung sakto-sakto lang ganoon. Sakto-sakto lang. Kasi hindi ka makahataw, yun ba yung term? Hindi ka makahataw, okay? So, pag starting pa lang tayo, tulad nito, nag-freelancing tayo. So, ano lang, one step at a time, ayan. And then, huwag din tayo magko-compare sa iba, kasi iba din yung journey mo, iba yung roadmap mo, iba din yung kanilang roadmap. So, aside from that, dapat meron din tayong mentor. So, hindi dapat natin yun kalimutan. So, let's say, gusto mo mag-real estate business. Okay, look for those people na experts na sa ganung field and then learn from them. Okay? Tapos, possible nga, magpa-coach ka sa kanila. Kasi, ano na sila eh, may experience na sila sa ganung field. Yun yung magiging shortcut mo, actually, sa success mo. Kasi, yung mga napagdaanan nila na mga challenges, pwedeng hindi mo na mapagdaanan. Matutunan mo na lang sa kanila. Okay? So,
mas lesser yung mistakes na makomit mo. Okay, kasi yun nga, nag-guide ka na, okay, through them. So, huwag din natin kalimutan yan. Ngayon, mag-ano din tayo, magpa-coach din tayo. Hindi sa, marami na akong alam. Alam na alam ko na to. Okay, so i-set aside natin yung ganong attitude. Okay, look up for those na sa ganong field para, kasi merong di ibang aspect na hindi mo alam, yung nagpa-coach ka, ay, tama pala, kailangan pala ito sa business ko. So, ma-discover mo rin yun. Ay, tama pala, hindi pala ito dapat gawin. So, ayun, di ba? Mas maganda din yung meron tayong mentor. Okay? So, yun. Yun po. Wow. Wow, wow. Speechless. Parang yung next question ko, hindi ko na itatanong, parang nasagot na sa doon sa isa. Grabe, oo nga. Sobra. Totoo po yun. Lahat po ng sinabi ni Miss Alvi, I agree with that. Napaka-importante talaga na before you get into something, you prayed for it, okay? Talagang willing ka sa two sides of the coin. Anong mangyayari dun sa decision mo? Dapat ready ka eh. Physically, mentally, emotionally, financially eh. Kasi sa business talaga, you will win and you will lose. Okay, so may mga, kaya nga, di ba, sabi sa Bible, ikalat natin yung mga investments natin, yung mga pagtatanim natin, kasi hindi naman natin alam saan dyan yung sasagana, alin dyan yung mag-loss. Di ba? So, yun. Importante din na ready tayo, whatever the result is. Ayan. Sige, thank you so much po. Pang-TED talk na daw. Grabe ka naman. Ano ito? Pang-TED talk na si Coach. Oo nga. Nice, nice. Pwede, pwede. Oo nga. Based kasi yan din sa experience. Okay. So, syempre, i-share din natin para hindi din nila ma-experience yung gano'n, no? Okay. Yes, I agree. Sige po, I'll just read this verse, okay, for our Friday Prayer Story. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Ayan, so that's in Psalm 9:1. Like lagi po naming sinasabi, natapos na naman yung isang week by God's grace. Okay, talagang grace lang po talaga ni Lord. Walang kahalong kaplastikan or ginagamit lang namin yung the word Lord. But really, lahat po ng ginagawa po namin, it's just grace of God. Kung hindi naman talaga ina-allow ni Lord na magawa namin to, hindi po namin magagawa ito. So, ayan, every day is a blessing. Every day, marami tayong reason para magpasalamat. And kung nandun ka pa sa season ng waiting mo, continually praying and be patient kasi malapit na, sobrang lapit na yun ang pinagpapanalangin mo kasi mayroong best talaga si Lord para sa atin. Okay, so we all need to trust Him. Ayan, so nakakatuwa lang, di ba Miss Alfie, recently meron tayong nag-message na student natin na finally, nandiyan na yung client na pinagpipray niya. And kala niya, yung mga dati yun yung best, pero ito talaga yung best kasi direct client agad. So, yes. Nakakatawa. So, ayun po, we are rejoicing yan sa aming mga students at sa mga nanonood po dito na may mga client wins. Kahit hindi po namin kayo estudyante, nagre-rejoice po kami sa inyo. Sobra. Alam ko po, hindi rin po biro yung pinagdaanan nyo para makuha nyo yung client na yan. So, yun, alagaan natin. Yes. Maging good steward tayo ng mga blessing na pinagkatiwala sa atin. So, ayun po, Miss Alvi, anything to say before we end, okay, sa mga baka may aspiring dito, gusto na mag-start pero natatakot, ganyan. So, anong advice? Eto, sa freelancing, okay, number one, dapat hanapin natin yung kung saan tayo passionate, okay? Hindi dahil sa kukunin ko itong skills, dahil sabi nila, makakapag-earn ka dito ng 150,000 a month, yung mga ganun, okay? So, hanapin mo yung kung saan ka passionate. From there, malalaman mo na lang yan later on how are you going to earn that kind of income through your passion. Okay? So, kasi kapag passionate ka sa isang bagay, hindi ka madaling mapagod. Okay? Kasi you have that purpose kasi. Okay? Tapos, masaya ka sa ginagawa mo. Okay?
So, kung para doon sa mga nag-aspire, no, to start this freelancing. Another one is, sa akin, kung mag-decide na kayo ng freelancing, commit to a lifetime education. So, huwag tayong, okay, kabisado ko na yung QuickBooks, ayan. So, dyan ka na lang ba? Okay? Why not mag-level up ka? Kahit, kahit dandahan, okay? At least may progress. Kasi, malay mo, okay, kung may mga special projects pala si client, and then nagkataon na nag-upgrade ka ng skills mo, pwede mo siyang may offer. Okay? So, mas maganda pa rin na, magbasa ka ng mga books related sa skills or how are you going to market more of your business. And aside from that, upgrade mo yung skills mo. Okay? And then, kailangan rin natin mag-invest. Time, money, okay? Tsaka, huwag mo na yung isipin yung cost. It's because yung cost na yon, yung na-spend mo, iba kasi yung magiging impact yan sa totality pag ikaw na yung mag-present sa prospect, no? Okay? So, kung marami ka na kasing natutunan, that will increase your confidence. Okay? So, think of the triple effect niyan eh. Pag, may nag-aaral ka and then in-apply mo para sa mga clients mo, sa mga prospects mo. And aside from that is, dapat mag-goals din tayo. Yan, importante yan. And then, commit na gawin itong goal, kahit 3 goals a month lang or 3 goals a year, no? So, wala naman yung problema. Nasa sa atin din kasi yan. At least, pag meron tayong goals, let's say, mag-goal ka na gusto ko na makapag-earn, meron ako monthly income na 50,000 a month, then, doon ka lang muna, okay? Focus ka. Anong posible kong gagawin? Okay? So, mag-prospecting ako. So, dapat makapag-close ako ng project. Okay? At least, 2 pa $500. Mga ganun. Okay? So, ayan. Unti-unti. And then, huwag na nating hayaan na hanggang wishing na lang tayo or sana all. Yung mga ganun. What if ako na yan? Okay? Yes! So, ako na yan! Gusto ko yan. So, wag lang natin ngayon ay sana all, ganun. So, kailangan kasi natin ng effort. Kasi alam niyo guys, yung mga coaches, yung mga courses, guide lang yan. Okay? They are all guides kung gusto mo mag-level up ng mga skills mo. In the end, ikaw pa rin kasi yun eh. Okay? If you have that focus, that commitment, baka malagpasan mo pa yung mga coaches, okay? Di ba? Kasi, in the end, action pa rin. Pag kuha ka na makuha ng mga courses, tapos hindi mo man lang, hindi ka nag-e-effort, or hindi mo siya wino-workout, wala pa rin, okay? So, kaya nga, kung kukuha ka ng course, okay, kahit gaano pa yan, tsaka dami, okay, commit mo talaga na tatapusin mo yan. Kasi nag-invest ka eh. Nag-invest ka ng time, nag-invest ka ng money. Ayan. So, kailangan mo talaga ng action. Okay? Kasi ang result, ikaw lang makakagawa niyan, hindi kami. Okay? So, yan. Yung freelancing, kung halimbawa magde-decide ka na, mas maganda, ngayon pa lang, dapat mo na siyang start. Okay? Kasi, sayang din yung time na nag-stay at home ka lang, di ba? At least, maging productive ka. Okay, kung nasa exploration stage ka, sige, okay lang yan. Walang problema. Madiscover mo lang yan later on. So, like me, di ba? Alam niyo na yung story ko. So, kuha lang ako ng course, ganyan. Kahit ano na yung natutunan ko. Tapos, naulog lang din pala sa bookkeeping. O, di ba? So, mga ganyan lang. Okay? So, madiscover mo lang yan, no? And then, most of all, ayan, magdasal tayo parate for guidance. Yan, importante talaga yan. Kahit maliit man yan o malaking bagay, okay? Lalong-lalong na sa pagdesisyon. So, always ask help from God na para may guidance ka. Okay? Mapunta ka doon sa right road. O, tulad sa akin. Ngayon ko lang na-realize. Kaya siguro,
hindi ako inalaw ni Lord na makapag-abroad. Dahil, oh, tingnan mo, nagka-COVID ngayon, di ba? Yung mga ganon, ang hirap maging malayo sa family, no? So, kumbaga pa, sinunod ko lang kung ano yung daloy. Kung ibigay, okay. Kung hindi, ganon. So, nagkaroon din ako ng realization. Sabi ko, kung nga, no, kung nag-abroad ako, paano na lang COVID, ang layo pa sa family ko, di ba? So, ganon, always pray. Yes, oo. Totoo yan, no? God says the God knows the past, the present, and the future. That's why we really need to trust Him, diba? So, wow, grabe po yun, Miss Alfie. Ano? Be passionate, commit, diba? So, prayers, okay, napaka-importante. So, ayun po. Do you have any question for Miss Alfie before we end? Ayan. Wala siguro. Grabe. So, ayun, sabi nito. What if ako na yan? Okay. So, yes. Si Sharon, no? No more guilt na bagay na yan sa ating mga. Totoo yan, Miss Sharon. True. So, ayun, Miss Alfie, I think that's it. Para din makapagpahinga ka. Thank you for sharing your story and inspiring us all sa story mo. And yun, may God bless you more and grant all the desires of your heart. Ayan. And I'm same sure marami ka pang matutulungan. Yes. Yes. Yes and amen. Yes. So, I hope soon, makabisita kami ng Jensen. Magpwede ng lahat. Yes. Oo. Ano lang eh. Ikaw din, pastor ka ng Clark, di ba? Nice. Ayun po. Thank you so much, guys. And see you around. Thank you po ulit, Miss Alfie. Bye, guys. Sige, happy weekend. God bless. God bless.